Yun mga boss, kakabit tayo ng ram ear, DIY na ram ear na binili natin pang ano, pang Aerox. Tapos may kasamang radiator hose ko, convert natin. Kasi ito pang stock lang ito, hindi po pwede natin sa curb natin. Kasi curb natin 28mm, so ito gagawin natin. Convert natin. Pakasin muna natin ang flairings. Ayun, nakalas na natin yung flairings mga boss. So, popuesto ko lang paano position na ito. Dapat ganyan magiging forma niyan. Tapos yung gitna, yun yung binili natin ng radiator hose, yun yung pang lalagay natin para maging ganun ang position yun mga boss. Ayan, ganyan. Hanggalin muna natin to curb. Ayun, masyadong mahaba ito mga boss. Siguro kailangan putulan natin dito para mixin naman. Para mixin. Yun, sukat natin. Yun. Masuk dulu natin. Ayan mga boss, siguro putulan na natin itong diamond dito lang. Putulin muna natin, mabalikan ko kayo. Ayan mga boss, nalagay ko na yung hose. Bali dito ko na lang lalagay sa ilalim to para hindi mo masagwa. Naka kita na lang natin. Kumula. Tapos kabitan natin, testingin natin kung paano position, kung nakakabit na sa manifold. Yun, ganyan magiging posisyon yan mga boss. So hindi pa naman natin naayos yung mga clam. Lalagyan pa natin ng mga clam yan. Ayun, natapos na natin install yung airam natin mga boss. Ayun o, ayun, tapos na natin maglagyan ng mga clam at naayos kung paano posisyon nya. Ayan po, kinalabasan. Ayun mga boss, kinalabasan. Ayun, babalik natin yung flairings.
Ayun na, tapos na natin yung buuin yung flarings, mga boss. So ito ngayon naging forma, ayan siya. Ayan mga boss, yung airam natin, ayan oh. Bukan natin panda rin. Ayan mga boss, maandam na. Ayan na siya oh. Bukan natin. Mamatay naman, wala namang siya singaw. Okay. Ngayon may na-install naman tayo. Panibagong na-install na airam na DIY. Salamat sa panonood at ride safe sa ating lahat.